Mrs. Naps. Art activities about for Jesus. Encouraging. Kakaisa. Adventure. Willingness. It reminds me of various trainings, camping like survival, and meeting new friends and leading others to Jesus. We want to learn more about Jesus. Isa po ito sa may malaking role na pag-grow ko kay Christ. Sa itong ministry na makakapag-boost ng leadership ko, kaya ngayon nagpapasalamat din ako sa Pathfinder at Master Guide. Kaya, sobrang natitrain ako sa gawain at patuloy na maglingkod para sa Panginoon. Alam ko na marami akong makakasalamuha rito at marami rin akong magiging kaibigan. Makakatulong ito sa akin para lumago sa ating Panginoon at patuloy na magpagamit sa Kanya. Isang malaking pagkakataon na siya ay makisalamuha sa kapwa niyang bata para matuto siyang kapwa-tao. Kasi kagaya ni Abby, siya lang mag-isa dito sa pamilya ng bata. Kaya wala siyang ibang kapwa. Gusto ko siyang isali pa sa, hindi lang dahil sa masaya, kundi magandang training niya sa kanya. Ang napapansin po lang po sa aking mga anak, nung sumali sila sa Pathfinder at Adventurer, ay nagiging attentive po sila at laging excited kung meron silang mga activities about Pathfinder and Adventurer sa church. Kami pong mag-asawa ay natutuwa at nagagalak at ginagabayan po namin sila sa kung ano man ang tamang gawin at dapat gawin. Since my son joined the adventure, I noticed him that when I give him a task, he is being responsible. Nalaman ko sa aking sarili na ako ay mabilis matuto. Kasi pag may pinapamemorize sa amin, agad ko itong nakakabisado. Masaya po ako na madami po akong natututunan din sa Pathfinder. At madami ka pong matututunan mo pagkalang sa Panginoon at sa iyong mga magulang. Masaya po ako dahil marami po akong natutunan. I now find myself more active in church activities and it strengthens my faith in God. Discovered ko na I can be a more spiritual person pa pala kasi simula nung nag-join ako ng Pathfinder Ministry and parang na-adapt ko na yung mga ginagawa ko tulad ng mga devotional, yung sa worship, sa bahay, ganun. Discovered ko din na I can have pala more intimate na relationship with God. Salamuha sa ibang kabataan. Pangalawa ay ang pakipagtulungan sa mga task na ipinibigay sa amin ng Master Guide. Pangatlo, yung pagsunod sa utos at sa mga payong ipinibigay sa amin ng mga nakakatanda at mga Master Guide sa amin. At higit sa lahat sa mga natutunan ko, ay lagi ang kung may gagawin ka, isipin mo kung magugustuhan ba yun ni Lord o magbibigay papuri ba yun kayo. Kung magbibigay, papuri yun kay Lord. Open ako sa mga nature and naging parang nagkaroon ako ng idea na gusto mag-adventure kasi ang daming mga tasks, ang daming mga experiences, new experiences para sa akin nung sumali ako ng Pathfinder. And also, parang natuto din ako na parang sinabi nila na adapt in new environment ganun. So, engage lang talaga, having fun and tulungan. Mas naging madiskarte ako. Alam naman natin na pag-camping, limited lang yung resources. So, doon ipapalabas yung pagiging maparaan mo para makasurvive. Next is, mas lumawak at mas naging matatag ang aking pananampalataya. Doon pinakita ng Panginoon ang kanyang grace at ang kanyang biyaya. At patuloy kami ginabayan hanggang sa matapos yung training. Ang Pathfinder Ministry ay isang pagtibok paraan upang hugugin ang ating mga kabataan sa loob ng ating iglesia. Ito po ay nagbibigay daan upang ma-develop ang mga additional skills na kinakailangan ng ating mga kabataan
sa kanyang paglago sa gawain ng ating Panginoon. Na sa mga kabataan na hindi pa po nakikisupport sa Pathfindering Ministry, nais ko po kayong imbitahan. This is your chance to grow. This is your chance to get involved in the ministry. At ito po ay pinakailangan po natin sa ating pong pamumuhay bilang isang kabataan. Questions na sometimes so question your qualification kung worthy ka ba talaga sa ministry. Let me tell you this, the more na tinatanong mo sa sarili mo yung mga ganun na klaseng tanong, the more na kailangan mong pumasok sa ministry. But the more that you ask yourself those kind of questions, the more God will provide an answer. Always remember, being in the Pathfinder ministry isn't about being proper. Hindi ito palakasan, hindi ito pagandahan, kung sino yung pinakamagaling, kung sino yung pinakamalinis, kung sino yung pinakadisiplinado. Pathfinder is more about how you share your love to others, how you share God's love unto all nations. It's about how you share the gospel. It's about how you develop your personal connection with Him, how you develop your talents. It's about being ready for His near coming. It's a calling for us to be involved sa Pathfinder Ministry. Ito ay napaka-meaningful and exciting experience bilang isang kabataan. Tayo ay tinawag na ating Panginoon para ibahagi ang kanyang salita. And of course, walang pinipiling edad ang pagiging isang Pathfinder. And gamitin natin ang ating talento sa ating Panginoon at tayo ay pagpagamit sa Kanya. Be a leader of Christ so that we can lead others. Gusto niyo bang makarating sa iba't ibang lugar? Makasalamuha ang iba't ibang klase ng tao? At maraming matutunan? Ano pang hinihintay niyo? Maging bahagi na ng Muntinlupa Mas Ligid Club! Para sa kabataan na hindi pa nakikiisa sa Pathfinder Ministry, ang gusto ko lamang sabihin sa iyo ay, hindi pa huli ang lahat. Oo kapatid, ngayon na ang oras para makiisa ka. Dahil ang Pathfinder Ministry ay matutulungan kang mas lumago ang iyong pananampalataya, and most especially, Pathfinder Ministry will help you to be more closer to the Lord. And syempre, matututo ka ng mga skills na pwede mong magamit for future purposes. And Pathfinder Ministry will teach you to obey and observe. Kaya kapatid, oo, ikaw, aking inaanyayahan ka na makiisa na sa Pathfinder Ministry. I am a servant of God. We are the servants of God. Be part of us.